po ang sumagot ng maganda ng gabi. Alam niyo po, sa tuwing kami po ay pumupunta sa mga probinsya, nakatingin po sa mga syudad na tulad po nito, ang sabi po ng tatay ko ay lagi daw po akong mag-iingat. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit daw po ako kailangan mag-ingat? Kasi ang sabi daw niya, kahit daw po nasa syudad, marami daw pong aswang. Opo, totoo, marami daw pong aswang. Bakit nga po? Sabi ko tatay. Kasi, malalaman ko lamang daw po kung mapag-usap po at kasama ko ngayon kung hindi sila aswang. Kapag daw tinanong po ng magandang gabi at sasagot daw po ng magandang gabi at may kasamang palapakan. Subukan ko nga po. Magandang gabi po para may 1-2-8! Ayun! At least alam mo po sa permanent wala pong aswang. Diba? Ayan. So, syempre po, magandang magandang gabi po sa inyo. Magpalapakan nga po ang mga babae ngayong gabi. Magpapalapakan nga po ang mga kalalakihan ngayong gabi! Ay, medyo marami-rami. Subukan na po natin, magpalapakan nga po dito ang mga iniwan, mga walang jowa ngayong gabi. Kapatid. At syempre, mas marami po, sure, magpalapakan ang mga break team! Sino, wala po kayo, paano po nangyari sa ikan na ako? Bigyan mo po kami ang sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi man namin ngayon ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon nito. Panalangin namin ang lahat nito sa pangalan po ng iyong anak si Jesus. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maaari na po magsiyo po ang lahat. At isa na lang sa palatakan ng mga mamamayan dito po sa unang distrito ng Luzon ng Maynila. At syempre, alam ko rin naman din po kung gaano po ka-excited ang bawat isa mamaya na makita at lalagin marinig ang lahat po ng mga platforma ng Bitawan, mga adhikating hapa, lalo din po sa ating po mga mamamayan din po sa unang distrito ng Luzon ng Maynila. Syempre rin po, alam ko rin po na kayo po ay tayo naman sa ating mga kapitbahay na barangay, mahalin at suko.
magbigay ng inyong trabaho at magiging professional na, huwag po natin kalimutan ang number 6 sa hanay ng mga senador, Senator Dr. Carl Balita! Yan! At syempre mamaya rin po, ay makakasama rin natin ang ating pong mga lokal na pinuno dito po sa unang distrito ng Luzon na Maynila. Mamaya makakasama po natin Counselor Dr. Irma Alfonso. Hindi po, Counselor Nino de la Cruz. Counselor Taga Ohio. Counselor Martin Isidro. Counselor Moises Bobby Lee. At syempre, Counselor Ian Bansay-Nieva. At syempre po, para sa bagong tuto, bagong kongreso, ang number 2 sa balota, palakpakan po natin, Congressman Alex Junicio. At ang tambalang magtutuloy ng kaunahan at talaga naman po mapayapang lungsod ng Maynila ang ating magiging Vice Mayor Yul Salvanieto. At ang babaeng gagawa ng history sa lungsod ng Maynila ang ating mamahaling Mayora. Palakpakan po natin Mayora Honey Laguna. At syempre, tayo po ay magsisimula na sa pagbibigay ng mga plataforma, pero uunahin muna po natin ang ating pong mga kasama sa party list. At bago ko po ibigay ang ating unang tagapagsalita, sabay-sabay muna po natin panoorin ito. Ang isang bumero, tumulitin ko din pa sa tapusong gata. Ginagalaw ko ito para sa bayan. Umagang manag-review at kahit anong aksidente, ako'y tutulor para sa bayan. Ako ay isang rescuer. Kahit bagyo o baha, lalaban ako para sa bayan. Ipanilig sa Kongreso ang boses ng mga bumero. Iboto ang bumero ng bayan. Ipiling and CPI Partners. J162 sa Palota. Ang taong magbibigay ng boses sa mga bumbero, EMTs, Medical First Responder at Rescuer sa Kongreso, ang anak ng bumbero ng bayan, palakpakan po natin ang representative ng ABP-NL-CPI Partners number 162 sa Manota, Congresswoman Princess Mayor Yul Salvanieto.
schools ang nawala ng trabaho. Ilang bata rin ang hindi nakapasok
computer lang. Gusto niyo po ba yun? Para mga magulang, si nanay, hindi nakakamot ang ulo, ano ba yung mahal mo, anak? Ang hirap-hirap. Dahil po magbigay kami ng module sa inyo, hindi niyo pa rin kayang sagutan ang physics, di po ba? Ama, ang trigonometry. Ama, hirap din kayo sa algebra, di po? Pinapalasak namin sa isang batang public school na mula sa public school na kung ano ang private school. Yung pagdamang-dama niya na may teacher siya na one-on-one ang pagtuturo. Sana ganun lahat. Nais namin pag kami nakaupo ang mga classroom de kalidad, ang mga teacher de kalidad para maisulong talaga ang aming quality education for all. Pwede niyo po ba kami pagkatiwalaan ngayong gawin niyo na po 53 ang addresses ng inyong mga bahay para hindi nyo makalimutan. Ako po si Miss Roda, ang inyong teacher. Thank you very much and God bless us all. Maraming maraming salamat po muli po. Thank you.
May ligalo po ang OFW
family party sa inyo. Dahil tayo po principal owner ng Solo Parent Welfare Act na pipirmahan na lang po ni Pangulo, magiging batas na po ito. Makakatanggap na po kayo ng monthly allowance. Hinihintay na lang po ang pirma ni Presidente para maging batas na po ito. At meron din po kayong 10% discount na matatanggap sa lahat po ng bilihin. Kaya, yun po, maraming salamat po. Akin po ang OFW Family Partners. Sana po, suportahan niyo po kami ulit. Magkita-kita po tayo ulit. Maraming salamat po. Patuloy na ako. Ako si Dr. Irma Sianto.
Ano nga ba ang serbisyo na asa? Ito yung tutulong sa iyong magkaroon ng kabuhayan para sa pamilya. Ito yung aalala sa iyong malusugan para manatuloy na sigla. Ito yung tihikayan sa iyong kalagaan ng ating kalikasan. Ito yung magbibigay inspirasyon sa mga kabataan na magiging aktibo sa lingkungan. At ito yung matatapitan ng ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Hindi tayo titigil na maglingkod sa bawat Marilenyo sa abot ng ating mga kaya. Ako po si Ninyo de la Cruz. Sa tulong ninyo, ibalik po natin ang serbisyong maasahan dito sa mundo. Nakapaglingkod na sa ating bilang tapat at pamagkakatiwala ang konsihan. Ngayon ay handa-handa na muli paglingkuran ang mamamayan. Sa kanyang serbisyo, sigurado Thank you.
Bilang sokle sa kabutihan
at support at pagmamahal niyo sa ating tatay. Kayo ko pong sayangin, itiwala po ninyo sa kanya. Yun po ay dalagalang ko pong pagkahanggang ngayon. Ang isang darating po yung panahon na tatanggilin po ninyo ako, hindi lang maging konsyal, hindi po ako titigil hanggang anuman po ang aking mga kailangan. Yan po ang serbisyo pahalo, dalagalang ko po sa serbisyo po namin, kayo po ang yamado. Yan naman po ay mangyayari, tumibigyan niyo po kami ng mandato na ilangin zero. Sa po ng aking kasama ang konsyal, Congressman Ellis, Vice Yusebo, at ang aking umayora, siyempre po, yung ating pinagmamalaking Isto Moreno. Siya po yung pambato natin. Samahin niyo po kami. Isang pangka po tayo. Maglalayan tayo sa mga anak. Yan po, sana po ay hindi natin ang pagkakataon at grupo namin para na sa ganun po ay pag-i-effective po yung ating mga gagawin ordinance. Maraming maraming salamat po. Maraming gabi po sa inyo na Asenso Marineo. Asenso Marineo Mujico! Huwag na huwag po natin sa inyo na detail ang number 6 sa hanay na mapagsihan para pangalunan Konsehal Jesus Sagabahanan Jr. At sa pagpapatuloy, Mujico, sabay-sabay muna po natin panoon ito. Lagi na sinasabi sa akin, Marjun, huwag kang mamimili ng tutulungan mo. Kaya yan ang pong lagi naging inspirasyon ko sa pagbibigay. Bilang direktor ko ng OSCA, nilagyan ko pa ng diin, kaya nilagyan ko po ng OSCA Lina. Dahil po kayo ang isko, kay Mayorahan, ako po'y nagkaroon din ng lakas ng loob at binigyan ako ng pagkakataon makapaglingkod sa mga senior citizens. Challenging, hindi po madali, pero napakasarap. Eh, ako po'y muli kumakatok sa iyong mga puso, sapagkat ito pong tulong na ito ay tuloy-tuloy na ating gagawin. Itutuloy ko pa rin po ang aming tulong sa lahat, maging sa mga hindi senior citizen, LGBT community, anchor workers, sa ating pong mga regular at normal at mga simpleng tao sa mundo. Wala akong magiging marginisimo kung sino, kundi po dahil sa inyo. Utang na loob po namin kung ano man po kami ngayon. Nagtatanong lang sa'yo, ako pagkaya'y ibigin mo, kahit pagpili Chairman Bobby, magandang gabi po. At sa lahat ng tao dito sa 128, Barangay 128, magandang gabi po sa inyo lahat. Alam po ninyo, ako po'y pag tinatanong po ako kung ano po sa dinami-dami ng mga proyekto at programa ni Lord Mason Moreno, ano po ang paborito ko? Ang sinasagot ko parati ay ang paborito ko, yung programa patungkol sa mga senior citizen. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Taas ang kamay ng malapit ng maging senior citizen. Taas ang kamay sa mga nagmamahal sa ating mga senior citizen. Tayo, ligas po sa ating mga Pilipino ang mahalin at mga nakakatanda sa ating
Dahil ako po ang naging direktor ng Costa. Ang unang-unang problema ay nilagyan ko ng pagmamahal. Nilagyan ko ng lambing. Nilagyan ko ng halina. Kaya tinawag ko Oskalina ni Marjorie Zito. Para matandaan po natin lahat na tayong lahat ay tatanda rin. Tayong lahat ay mga kailangan din ng kalina ng ating mga mahal sa buhay. At hindi lamang po naman yan ang mga ginawa kong reforma. Meron pa po akong ginawa. Ang ginawa ko po ay mismo sa araw sa lungan na ito, nagkakaroon po ipinabala sa barangay ang allowance. Ang pagbibigay ng mga allowance ng mga senior citizen, nilagay na natin sa barangayan sapagkat napansin ko sila senior na hihirapan gumamit ng mga ATM cards. Kaya ang ginawa natin, ipinabala natin dito. At pagkatapos, ang ginawa ko naman po, gumawa rin po ng hotline. Kasi alam naman nyo, ang mga senior citizen, pag nagtatanong, tuloy-tuloy. Diba? Marami silang gustong malaman, malaman ng mga kasagutan. Kaya naglagay tayo ng hotline. Doon naman din sa mga senior citizen na hindi na po kontentong tumawag at gusto pang pumunta sa City Hall, naglagay din po ako ng health test. Doon naman sila maharap para matulungan nila at matulungan natin yung mga senior citizen na yung mga problema. Mga minamahal kong kababayan, ako po'y muling kumakatok sa inyo ng mga puso. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon maituloy ko yung mga programa ko para sa senior citizen. Para sa ganon, maging maayos po mga listahan, maging ayos ang distribution, sa tulong po ninyo. Sana po bigyan niyo ako ng pagkakataon na matulungan ninyo ako muli. Mamaya. At pag nakikita ko po yung mga senior citizen, naalala ko po yung aking tatay na lagi niyang sinasabi sa akin, huwag kang mamimili at tutulungan mo. Yung sa atin niya, nandun na karelito, yung kapilang pato. Kung yan ang magiging sabihin, sasabihin sa iyong kapwa, huwag mo nang tutuloy. Ngayon mga katakalian na nagbili sa amin ng lakas ang loob para ipagpatuloy ko ang pagbili. Meron lang po akong papaalala sa inyo. Ako po ay tumatakbong konsihal. Pakiulit nga po ang tinatakbo ni Marco Isidro. Konsihal. Hindi po ako tumatakbong party list, oh. Pakakala nyo, porque puro senior citizen na sasabi ko, naghahanapin nyo ako sa senior citizen. Konsihal po ang tinatakbo ko. Ang pangalan ko po, ang pangalan po ng aking tatay, Martin Isidro. Ang pangalan ko po, Marjun Isidro. Hindi po kay Maya. Isang po, tawag sa akin, Kay Maya. Nahihirapan na po kong magpaliwanag pag tinatawag ko kay Maya. Anyway, yan naman po mga yan, mabuti na po yung naaalala nila ako. At least, alam nila na meron po silang tagapagpanggol sa mga senior citizen. Hindi po ba? Meron pa po ako ipapakilusan. Sana po, isama nyo yung mga konsulat namin. Amin, sama-sama nyo po kami. Huwag nyo lang po kami mag-iwahi ulit. May kanya-kanya po kami, mga special team. Tulungan nyo rin po yung ating congressman na inaong bahala. Bagong tundo, bagong kongreso, Ernest Divisio. Uli po, kayo na pong bahala. Martin Isidro po, numero 9. Asenso, Manileño. Asenso, Manileño, muli po. Huwag naman po natin kalimutan, Shane, ang number 9 sa amin ng mga patoto. Patapagan po natin ang ating Oskalina, Councilor Martin Isidro. At sa mga pagkakataon po ito, muli po, sabay-sabay na po natin panahon. Family. Bobby, 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 Bob
kapit. May tumili ng konti at may kumalapak. Kasi every time pag ako nagtanggal ng mask, eh, wala lang. Pag si Didio nagtanggal ng mask, hindi lang hiyaw, tili. At meron pang mga babae, I love you. Bakit po sa akin, walang nag-I love you? I love you! Tapos, Nanay ko, pagkapanganak ng pagkapanganak ko, sabi ng nanay ko, ang pogi ng anak ko. Pangalawa ang sabi ng pogi ako, misis ko, kaya nga napikot ako eh. Yun, puro patawa lang dahil si sa gathering na gano'n. Hindi ko pwede puro serious. Kasi kung serious, eh, aabulin natin, papadala kayo sa hospital. Yun o, si doktora. Diba? Serious na eh, di ba? O, pag serious ang dinadala, di ba, hospital? Kaya hindi ko pwedeng serious. Medyo biro, medyo serious ang konti. Okay. Ngayon, medyo serious ako. Kilala nyo na ako siguro ako, ang dito, di ba? Okay. Ang project ko, bombero, free x-ray, ECT, ultrasound, pamagay ako ng container, okay, at iba pa. So, sa Mayo, ano yun eh, ang numero ko, geez, di ba? Sana, tulungan niyo ulit ako may halal para naman ho na makapag-graduate ako. Masarap naman ho kasi mag-graduate na. Para kung itong last 3 years ko, nung nanalo ulit ako, ilibigay ko ulit yung servisyo kong tuturo sa inyo. Okay. Okay ba? Thank you po. Huwag ho natin kalimutan naman yung grupo namin. Ang si Doktora, ang si Sinino de la Cruz. Yung sa konseho lang ha, yun ang pinakapogi sa amin. Kasi pati sinama pa si yung servo at saka si Hermix, medyo tatlo sila maglalaban na ng ano, kapumihan. Diba? Ayun o, ninyo ay nagliraw. Ito ba, kung tuman o natin kalimutan si Jesus Taga Pahanggol Jr. Diba? Diba sabi nila, no? Wala pa yung patay ng ganyan. Si Taga, si Tatay Taga, kasabihan, itaga mo sa bago, diba? Yan, si Junior, ganun din, itaga mo sa bato, magkatrabaho yan. Margin is zero. 66 na po ako. 67 na ako si Doktora. Umamin na rin na 67 siya. Dati ayaw ni Doktora aminin, di ba? So, kailangan din o namin ng isang margin is zero. Tama ba, pare? Yeah. Kasi mga senior, kuminsan, may mga hindi, kahit maganda na kami, hindi ko po alam namin lahat ang mga pangangailangan namin o mga may bibigyan ng biyero sa amin, di ba? Yun si Marjan ang bubulong sa amin. Ba't kaya ba? Alam, kung yun, kailangan mo nang gano'n. Tama! Eh si Ian Bansay niya ba? Lincoln Bansay, baka makalimutan nyo, di ba? Eto, Kongreso. Kailangan naman doon natin medyo bata. Hindi medyo bata. Bata naman, di ba? Masipag. Bata at pogi, di ba? So, huwag na kalimutan, Ernest Junizio. Mayora, pasensya na po, nabubusan ang boses. Kanila po na, Vice Mayor, yung servo. Yun ang tinatawag namin 9-0, di ba? Ay, plus 2. Isko Moreno for President, Willie Ong for Vice President. Vice President. Yun lang po, isang maganda kami ulit sa inyo para maraming salamat po. Bye.
sa balota at sa inyema para konsehal. Anak ng dating magaling na congressman Ernesto Panzaniela, isang kaibigan na handang tumugon sa anumang panahon at pagkakataon. Subong na sa serbisyo at tunay na maaasahan ng tumbayan ng District 1. Mula noon hanggang ngayon, basta natang bansay, malasakit at walang patid na serbisyo, iyan ay galing sa puso. Hanggang sa pasyente. Hindi ba maraming talaga tayo ng mga
muna sa lahat. Nais ko po magpasalamat sa habang panahon po sa aking mahal na binigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Nagsimula ka sa aking mga si George. Nais ko rin po magpasalamat sa lubos sa pagkakataon na kayo aking paglingkuran bilang isang konsehal sa loob ng siyang nataon. Ang bawat kinagsamahan natin hindi, saya, aming sa buhay, mga alaala ay panatili sa aking kusyoki. Sa pagdating ng isang pandemya na bumalo sa ating mga buhay, higit lalo pa ngayon, kailangan natin ng isang pamumuno at magdaan tabay sa ating mga nabago mga buhay. Ang pandemya na ito ay naging isang mabuting pamantayan kung ano nga ba ang dapat na servisyon ng isang congressman. Sa mga panahon na ito, hindi natin pwede ang isang leader na hindi nakatutok at hindi tumutugon sa kanyang mga tungkunin at mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Isang matatag, may plano at may puso para sa taong na congressman ang kailangan natin ngayon. Sa kadahilanan ito, inanais ko ako na magsindi sa inyo sa mas malawak na paraan bilang inyong congressman. Kung kaya't ginawa po natin ang bagong tutok program tayo na maging solusyon upang maligtasan ang tasang buhay ng ating mga kababayan. Ilan sa mga programa ay Halig Buhay Program na binigay ng Redemption. Para naman sa mga senior citizens, meron po tayong programa door-to-door servisyo at beneficyo. Nandyan din ang Saging Buhay para sa mga emergency at medical assistance. Magpapatayo din tayo ng mga infrastruktura tulad ng PT Center, Diagnostic Center, Bagong Tundo Sports Complex at iba pa. Para naman sa mga kabataan natin, nandyan ang Batang Tundo Scholarship at Allowance Program. Ang mga programang ito ay magiging daan upang maitawid natin ang ating mga sarili sa pandemya ito. Aking hangal na ito rin ay magbigay daan sa magandang buhay na ating pinapangarap para sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya at sa mga susunod pang generasyon. Ang pagtitiwala po ninyo sa akin ay pagtayanin nyo sa kinabukasan ng inyong mga pamilya at mahal sa buhay. Kailangan po po ang tumuloy ninyo upang maisakatuparan ng pangarap na ito. Samahan po ninyo ako sa laban natin tungo sa isang bagong tundo. Simulan na natin ito. Bagong idea,
para sa kinabukasan ng kabataan sa Tondo, Maynila, papuntang Kongreso. So muli po, ako ay nakikisuyo at kundi man kalabisan, pinakikisuyo ko po sa inyong lahat, no? Na bigyan natin ng pagkakataon si Ernest na maging congressman ng ating District 1. So Ernest, Dionisio po, para sa Kongreso. Okay? Muli, mag-ingat kayo. Mahal na po kayo. I love you. I'm on the way back. Ito nga na, lumaki. At dahil sa inyo, narating po ang aking kilalang dyan. At hindi, para sa mga susunod na generasyon, bata, bata naman sa Kongreso at Tondo. So muli, maraming maraming salamat po at mag-iingat kayo, pagpalay nawa kayo na ang po may kapat. Manila, God first. Thank you.
Salamat po sa inyong mainit na pagdalaw sa ating buong team, Ascenso Malinelio. Ayan na. So, talaga para nabibigay po ngayon na din ang ating buong class reunion ng Batch 1921. Mga taga-managayuan po ay inyong mga ating buong mga ating tayo na paralay na mga napunin tayo. Kagina.
ang ating magpapalit na konsehal, Marju Isidro. Ay, susunod, kanta pa lang, hindi mo na makakalimutan. Ikot ng ikot, di ba? Subukan mo, naliligo ko ng umaga, yun ang kakantahin ko na rin. Paano ngayon? Papi, 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 papi tayo. Ha? Ang bumbero ng bayan, konsehal, papi. Papi, papi, papi. Oh, yung susunod, anak ni Congressman Bansay, lahat ng serbisyo mula sa puso, Tatak Bansay, aking kaibigan at ang lodi ng kondo, Konsehal Iyang Bansay Nieva. Panay biga din, no? Antay ni susunod. Kilala ni Vice Mayor namin. Susunod na Vice Mayor ng Maynila. Kung ito puro artistahin, yun tunay na artista. Alam nyo, si Yul Serbo, kumpare ko. Kumpare at malapit kong kaibigan. Baka nakita nyo, lagi kami naikot, magkasama, di ba? Pero nung iikot si Antonio, pinalaan ko si Yul Serbo. Sabi ko, kumpare, pag pumunta ka ng Tondo, mag-iingat ka. Eh sabi niya, bakit? Sabi ko naman, kasi sa Tondo, sertipikado ng gagahasa ng gwapo. At sabi naman ni Yul Serbo, okay lang yun, yayakapin ko silang lahat. Kaya pag dumating si Yul, kahasain nila, sagot ko na yun. Kawawa yung kumpali ko, mami. O, ang susunod na Vice Mayor, Yul Serbo Nieto. At siyempre, ang ating susunod na Mayora, ang nag-alaga sa ating lahat, nakatambal ni Isko Moreno noong panahon ng pandemya. Hindi niya tayo pinabayaan, tama? Kauna-unahang magiging babaeng alkalde ng Luzon ng Maynila para ko ng kapatid dahil ate po ang tawag ko sa kanya. Palakpakan niyo, Mayora Hani Lacuna. Andiyan lang tayo sa oso dito. Tama? Ang Hani din ang dito rin. Oh, pero sa nasyonal, meron tayong Vice President. Kilala niyo yung pinili na doktor? Kilala niyo? Si Doc Willie Ong. Punta kayo na YouTube. Mapapanood niyo. Kay Doc Willie, ate na, puputi ang iyong kiliti. Meron siyang video eh. Yun ang pinili niyo. Eh, dahil doktor, pang-pandemya, nanay. Pero ang pinaka-importante si Isko. Si Yorby natin. Tama? Buboto niya ba si Isko? Mahal niyo si Isko? O sige, magkaalaman tayo ngayon. Taas ang kamay, buboto si Isko. Makula ha? Sigurado ko, nakasisiguro ko sa Maynila, lalo na sa Tondo, landslide na ang panalo ni Isko Moreno. Pero bilang pakiusap, kung ipoboto niyo si Isko, kailangan ikampanya rin natin siya. Tama? Lalo na sa mga kaibigan, kamag-anak, sa labas ng Maynila. Marami naman kayo kaibigan, di ba? Kamag-anak, marami rin. Ikasitan. Ito, alam ko marami. Kapit bahay ng Pakelmera. Kausapin nyo na. Pagtulong-tulungan natin. Tandaan po ninyo, mag-isip kayo maigi.
kapag si Isko ang naging Pangulo, ang magiging beneficiaryo ng pagkapangulo niya, unang-una, tayong mga batang tundo. Ama, laban to ng tundo, ang kalaban taga-ibang lugar. Huwag na kayong bumili na iba. Pwede? O sige, God first? Okay na lahat? Mag-i-straight kayo. Hindi nyo kami pababayaan. Ako, hindi nyo makalimutan. Mga kaibigan, mula pa sa aking tatay, kilala niyo si Jolix? Kilala niya, di ba? Ito po ang kanyang anak, si Ernest Julicio. Tatlong termino, siyang na taon, ginawa po ninyong konsehal dito sa tundo, top-notcher palagi. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pero ngayon, tulad ni Isko, ako po ay pumapalaon sa mas mataas na posisyon bilang congressman. Sa tingin nyo, handa na ba ako maging congressman? Sa tingin nyo, pwede na? Sige. Kung pipiliin nyo ang congressman, dapat alam nyo bakit ba si Ernix ang dapat maging congressman. Napanood nyo mga video, yung mga programa. Programa ng bagong tundo, unang-una, libre negosyo. Makakatulong? Yes! Tignan natin, taas ang kamay maraming pera. Taas ang kamay walang pera. Pag wala kang pera, kanino ka tumatakbo? Kanino? Type 6. Hindi ka pa kumikita, nalugi ka na. Tama? Yun po ang ating buhay program. Magdi-negosyo kayo. Libre ang puhunan mo. Ituturo pa namin paano patakbuhin at palaguhin. Makakatulong? Kukuha kayo? Sige, pangalawa. Senior citizens, taas ang kamay. Mga kaibigan, mga lolo-lola, kay Ernix, kung sasamahan ninyo ko at mapagtagumpayan ko na lamang ko, sa akin, lahat ng serbisyo at benepisyo ng senior citizens. Nanay, dadalhin ko po sa pintuan ng bawat bahay ninyo. Kaya, sana nagustuhan niyo po yung mga programa namin, ha? Tutulungan niyo pa kami lahat? Promise, tutulong kayo? Aasahan po namin yan. Kasi lalo na po ako, kailangan ko po ang tulong ng bawat isa sa inyo. Sana po huwag niyo kami iwan hanggang dulo. At kung hindi naman kalabisan, nanay, sa inyo lahat, pwede bang isama niyo kami sa mga panalangin ninyo? Pwede? Alaman kayo? Muli, mga kaibigan, ako po si Ernix Felicio. Buong ako ba ang loob, nakikisuyo po sa inyo. Bigyan po ninyo ako ng isang pagkakataon. At ipakikita ko sa inyo na katulad ni Yorme, bagamat bata po kami, deplano po kami. Si Isko, pinaganda niya lungsod ng Maynila. Ako naman po, hayaan nyo na pagandahin ko ang ating distrito ng Tugto. Yes! Marami po salamat at pagpalain kayo ng buong may kapal. Asenso, Manileño! Asenso! Asenso, Manileño! Bonito! Bagong Tugto! Bagong Kongreso! Ang number 2 sa Manila, Congressman Ernix Julicio! At sa mga pagkakataon po nito, bago po namin ibigay ang ating susunod na tagapagsalita, muli po, sabay-sabay na po namin panoon. Para sa kaunlaran ng mga.
sa halos dalawang dekadang paglilingkod, tayo ay sinanay at pinagtatalunan. Tinugunan ang Panginoon ng ating mga sasakyan. Naglingkod ang higit sa inaasahan ko ay nagbigay ng servisyo ng Panginoon. Naka-airpon pang lahat.
Mason mayroong basketball na napakagandang pasilidad. Ospital, mayroon tayong bagong ospital, ospital ng Maynila, na parang makatimit at sinkos. Sa pag-ospital, ospital, dyan sa Pasayco, meron na po silang sariling ospital. Manila Zoo, napakagandang Manila Zoo natin. Hindi para sa generasyon na natin ngayon, kundi sa mga susunod pang generasyon, hindi lang batang Maynila. Ito po ay para sa lahat sa ating mga Pilipino. Aroseros Park, pagkakalan ng Aroseros Park. Yung mga binatang talaga dyan, pag nag-dito, magkakaroon na kayo ng gato ng koy. Nasa kong mga araw. Ay, dito sa atin, sa Victoria, dyan po ako lumaki. Pero yun yung pagka nag-aaral po ako papasok po, tapo ako ng eskwelahan. Mga eskwel ako. 30 to 45 minutes pag sumakay ka ng jeep tapo pamarating ng kapag Santos. Yung mga tao, hindi mamulugan ng karayo pag nag-traffic ko yung tao. Pero ngayon, pagkukunang ni Yopi, 48 hours, lumuwag ang Victoria. Ngayon, 5 minutes lang, nasabad Santos ka na. O diba? Sino po ang nakagawa niyan? Isko, hali lang po ang nakagawa niyan sa Maynila. O ito pa, social amelioration. Pagdating sa ating mga senior citizen, PWD, solo parenting, at UDM at PLE student natin. Di ba meron na silang allowance? Kaya pa lang gawin ang gobyerno ng Maynila yan. O sino po yung nakaisip niyan? Isko, honey lang ang nakaisip niyan. O di ba, ang lupin ng tambalang isko, honey? Ganyan sila ang galing mag-isip ng solusyon sa mga problema.